Gagawa tayo ngayon ng blocks attributes start from scratch. Papakita ko sa inyo kung paano gumawa at kung gaano ka-powerful ito at kung gaano kalaki may tutulong nito sa mga nagsisimula pa lang sa AutoCAD. Gawa muna tayo ng attributes. Punta tayo sa insert. Define attributes. Kasi ito ang gagawin natin ngayon. So, lagay natin name door name DR1. Okay, tapos justification middle center. Keep muna natin to. Pwede kayong gumawa ng kahit na anong text na gusto nyo. Ito gawin natin itong 150 height. Okay. Ayan. Naka 90 degree yung UCS ko. Ayusin ko lang. UCS world. Ayan. Tapos i-rotate na lang natin ito. Ngayon, gagawa tayo ng layer niya. Ilagay natin sa layer na door attributes. Ayan, may ginawa na ako. Ayan, nagagawa tayong isa. Medyo malaki siya ng konti. Ulitan natin. Control 1. Gawin natin 120 lang siya. Ayan. Tapos copy natin siya. Number. Door. Number. 001. Okay. Sunod, may mga basic lang lalagay natin. Let's say ito. Ito yung ginawa natin. Door type. Door height. Width. Hindi siya lahat yung lalagay natin. So, height naman siya ngayon. Height. Height. Magigay mo yung 001. Okay lang yan. Ito. Width. Okay din lang yan. Finishes, building level, room area. Okay. Finishes. Sample lang naman yan. Pwede ang baguhin yan. Building. Building name. Level. Floor. Level. 01 or LBL1 is it not? Room area. Room. Room name. Room 1. Then, area, room area, ayan, 001. So, yung area, wag na natin ilagay. Ipagagamitin sa iba natin yan. Tapos, tanggalin din natin siya dito.
kay siya. Ngayon, pagpalitin natin to, itong mga to, so okay na siya. Kawa na tayo ngayon ng ano niya, yung blocks. Poly, circle, tansya na lang natin. Ilagay natin siya sa zero muna, temporary. Ilipatin natin mamaya. Quadrant. Ayan, sakto-sakto siya. Ngayon, ibu-block na natin siya. Copy. This point. Erase natin, then right click. Sorry, this is mobra. Block natin siya. Type B, block. Door. Pick point. Select object. Then, okay. 3D point block. Okay mo lang. Yan. Ngayon, nakaset na siya, di ba? So, let's say, ito yung door 1. Yan. Let's say, sliding siya. Tatanggalin mo natin yung iba. Hindi naman literal natatanggal. I-hide lang natin. Nagawin natin, i-click natin yung insert, manage attribute, ayan, room schedule, door, ito siya, door, hindi naman natin block, di ba? Ayan, ang ipapakita naman natin yung door name at saka door type. So, ito yun, door name. At saka yung type. Sana yun. Itong door number. Okay. Ito, edit natin, invisible. Ito, edit natin, invisible. Ito, ito lang kita. Nagawa tayo ngayon ng layer niyan. New door tag. Tignan natin siya ito. Door tag. Yan siya. Edis natin muna mga hindi kailangan. Let's say ito, door 1. Yan. Ano bang anong meron door 1? Let's say 1.6 yung width niya, 2.1 yung height. So yung width niya 1600 mm, yung height 2100. Door number niya 001. Door name DR01. Finishes niya wood, building name, building sample, level, ground floor, ang room name niya waiting area or reception.
reception. Okay siya. Tapos gawa tayo ng iba, ito naman. Door 2. Door 2 siya. Okay. Doors, DR lang siya. Ito, DR din lang. Kasi may number din siya sa ilalim. Sibing door. Ito. 002. Ngayon yung height niya, 2.1 pa rin. Ang width niya, gawin natin 900. Apply. Tapos dito, ano niya? Gawin natin PVC. PVC door. Ground level. Reception pa rin siya. Apply. Okay. Ay, may dalagdag nga pala ako, ha? Ito. Block editor lang natin yan. Pag may dadagdag tayo. Yan. Double click. Type. Door. Type. Pivot. Close, save, tapos dito sa insert, define attributes, at manage attributes, sync lang natin, and automatic nandiyan na siya. Mag-apply lahat yan pati dito. So dito, double click ulit natin yan, dito nakalagay pivot yan, okay lang yan, pivot talaga siya. Dito naman pivot door din siya. Okay. Ito. DR3. 3. Ito sliding yan. Sliding. Ang width niyan 800 lang. PVC wood. Kailangan na ng room 2. Room 1. Okay. Tawarin ito ng room 2. Room 3. Sa DR4. Door number 4. High 21. 800 to. Okay. Ito, since ito pare-parehas, DR3 din yan. Itong magiging DR4. Alright, ito 1200 o 1.2 wood building sample man. Ito room 4. Room 4. Ito room 3. Room 3. Pares to DR2. Papalitan natin dito office yung location niya. Office. Ito locker. Ito DR5 to. Height
Yeah, ito 600 lang to. 600 PVC sample locker. Okay. Ito din laundry, ganun din size niyan. Toilet and bath, ganun din. So, kapatang natin din yung mga room name. Makikita niyo kung kano yung kaganda. Laundry. Ito. Toilet and bath. Ayan. Yan ang attributes natin. Nagawa naman tayo ng attributes para sa bintana. Ganun pa din. Copy lang natin to. Then explode. Ayan. Tapos, poly. Six sides. Ayan. I-rename natin ito isa-isa. Window name. Copy ko na. Window number. Window height. Tapos, block natin. Window. Okay, since na-apply natin yung ano dito kanina, yung ibang attributes na naka-hide, ma-hide din yan kasi kinapin natin siya dito. Nagbabago yan kapag ka na-convert to blocks mo na. Patay na yung layer na window. Meron na daw. Meron na siya. So, napila lang natin. Ayan. Itong window na to, fix ito. So, ayusin naman natin yun ha. Alis attribute. Window. Sync. Ito dapat. Window na yan. Sync. Light. Okay, window 1, height niya 1200, ang width niya 1200 din yan, 1200, finishes niya aluminum frame, glass, with aluminum frame. Floor level, ground floor. Building, sample. Ground floor. Room name, room 1. Apply. Okay. Hindi siya kasya. So, gagawin natin dyan. Edit and paste na lang natin. Stress ko ng kaunti.
sí. Click lang naman yan eh, habang na-click yan. Yan. Tapos, 50. Save changes. Why hindi nakasama ito? Yan. Tapos copy natin yan, dito naman tayo. Ito pare-parehas yan ng ano eh, ng window type. O bago lang yung room. Copy natin. Yung room niya. Ito. Okay. Office to locker window two window two was locker yan. Okay, ngayon ibig sabihin niyan same window type, same size, same finishes, everything. Ang pagkakaiba lang yung location ng mga room kung saan siya naka-assign. Ganun din sa pinto. Ayan, nakagawa na tayo ng ano, ng attributes. Ang purpose niyan, i-automate natin siya kung paano natin may export sa Excel at may babalik ulit sa AutoCAD from Excel. Okay, simulan na natin.